yung kinakailangan question ninyo muli, yung Jaime na yun, gawin ninyo. Pati si Tony Salazar. Huwag ninyong hayaang malibing ang katotohanan. Kasama ng anak ko. At po kayo mag-alala. Gagawin po namin lahat ang aming magagawa. Totally na po ako. Kumain ka, sabi! Ma'am! Ayaw gumalaw. Kanina ko pa yung kinakausap, pinakakain. Pero parang hindi ako naririnig. Isabel! Huwag mo akong dramaan, ha? Ma'am? Hindi ho kaya nagbalik ang tililing niya? Hindi ho ba nagkatililing yan? Oh! Burol ng anak mo! Naghahanap ko sa inyo sa labas. Mga pulis po, may tatanong lang ako sa inyo. Magandang umaga po, Atty. Salazar. Magandang umaga din sa inyo. Maupo ko kayo. Salamat po. Ano kung kailangan nila? May liliwanagin lang ko sana ako. Tungkol ba doon sa unan yung salaysay sa akin?
sinabi ko na ho sa inyo lahat ang nalalaman ko. Saan ho niyo nakuha yung biktima? Attorney, pwede ho bang ibigay ninyo sa akin yung eksaktong lugar ng hideout ng mga kidnappers? Wala hong hideout. Nakipagkita lang sila sa akin sa isang liblib na lugar. Eh, paano ho niyo nakuha yung biktima? Tinakas ko siya. Wala silang hininging anumang kapalit mula sa inyo? Ang kalayaan ni Dr. Jaime Ilustre. Eh, paano ho ninyo naitakas yung biktima? Paano niyo nakuha siya? Samantalang hindi naman niyo naibigay ang inihingi nilang kapalit mula sa inyo. Teka, ako ba ang iniimbestigahan ninyo dito? Attorney, gusto lang ho naming magkaroon ng isang detalyadong pahayag ninyo para naman malutas namin ang kriming ito. Okay, ganito ang nangyari. Nakipagkita ako sa kanila. At sinabi ko sa kanila na hindi ako naniniwala na nasa kanila si Cecil. So ayun, pinakita nila sa akin si Cecil. Lumaban ako, tinakas ko si Cecil, tapos yun, hinabol na kami. Hinabol ho kayo. Pinagbabaril. Yun ho naging dahilan kaya kayo nadisgrasya. Attorney, galing na ho kami sa lugar na pinangyarihan o aksidente. Wala ho kaming nakitang anumang bakas ng baril o bala, lalo na ho doon sa sinasabi yung hinabol kayo. Paano nangyari yun, attorney? Aba, ewan ko! Iisipin ko ba naman ba yun? Nasa gitna na kami ng kamatayan at niligtas kong biktima. Siyempre, noong mga panahon na yun, ang iniisip ko na kung paano kayo makakaligtas ng buhay doon. Ngayon, kung kinakailangan nyo gumapang sa lupa at isa-isahin ang mga puno doon para makahanap kayo ng balat baril, pues, gawin ninyo yung trabaho ninyo. Hindi ko na problema yon. O ngayon, meron ba kayong katanungan sa akin, ha? Hindi ko siya inayaan mawala nun. Dapat hindi mangyayari lahat ng to eh. Dapat buhay pa siya ngayon. Buboy. Mangyayari at mangyayari lahat ng ito. Hanggat hindi nasusugpong ugat ng kasamaan ito. Alam kong may taong may galit sa pamilya ko. At hindi siya ihihinto hanggat hindi natatapos ang kanyang paghihigante. Huwag na tayong magsisihan. Nangyari na ang lahat. Tulungan na lamang natin ang ating sarili na matanggap ang lahat ng pangyayari. Alang-alang sa katahimikan ng kaluluwa ng aking apo. Kailangan tayong lahat ay magsama-sama, magtulungan, para hindi na maulit ito. Brian, mabuti naman nakagilap kita. Kailangan ko ng tulong mo. Mukhang pinag-iinitan ako ng mga pulis sa investigasyon nila sa pagkamatay ni Cecil. Kailangan magplanta ka ng ebidensya para mawala ang suspensya nila sa akin. Kumusta na ang investigasyon ninyo, Epe? Lumabas na ho ang lab result na yung telang may dugo na nakuha namin sa sasakyan ay positibo hong galing sa katawan ng anak ninyo. Eh si Atty. Salazar, ang pagsusuri niyo sa statement niya? Sinuyod na ho ng mga tauhan ko yung buong lugar. May natagpuan silang mga pasyon ng bala sa kalye at may ilang tama sa puno na medyo may kalayuan doon sa lugar ng aksidente. Maaring doon nagsimulang putukan at habulan. At kaya lang hindi pinagpatuloy ng mga humahabol sa kanila, napatayin yung dalawang dalaga kasi may parating na kotse. At yung kotseng yun,
Yun ang mga tao nagdala sa kanila sa ospital. Ang ibig mo sabihin, walang kinalaman si Attorney Salazar sa nangyari sa anak ko. Base na rin sa latest findings, mukhang maro-roll out pa si Attorney Salazar bilang suspect. At ayon na rin sa karagdagang payag niya sa akin, wala daw ibang gagawa nito kundi si Dr. Ilustre. At gusto rin iyorong niya ang demanda ninyo laban sa kanya kapalit ng kalayaan ng mag-ina mo. Eh, kung ganun, nasa kanya rin ang asawa ko. Eh, malamang mo. Anong kailangan natin gawin para mapaamin si Jaime? I-demanda ko man siya ng i-demanda. Makulong man siya habang buhay. Paano ko siya mapapaamin kung nasaan ang asawa ko? Salamat. Maraming salamat sa pagtulong mo sa akin. Inilitas ko rin lang ang sarili ko. Dahil ayaw ka madamay sa gulong ginawa mo. I still owe you one. Kung may kailangan ka, basta sa ikagugulo ng buhay ni Esperanza, tutulungan kita. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Dahil kaya kong gawing mag-isa ang labang ko. Anong pinaplano mo? Ang patayin si Anton. Nang tuluyan na siya mabura sa buhay ni Esperanza. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin ko hindi na siya makakaligtas. Sama ako sa inyo. Hindi. Tanggap ko na lahat. Iniisip ko na lamang na natapos na lahat ng paghihirap ni Cecil. Nalalaman ko na kung nalampasan man niya ang mga pangyayaring ito, sigurado kong hindi siya magkakaroon ng normal na buhay. Sa ngayon, alam kong nasa kandungan na siya ng ating Panginoon. Kumain ka! Buksan mo yung bibig mo! Kumain ka! Ayaw magsalita? Ha? Ayaw magsalita? Naririnig mo ako! Alam kong naririnig mo ako! Magsalita ka! Hindi ka pwede magkaganyan! Hindi ka pwede magkaganyan! Naiintindihan mo? Hindi pa ako tapos sa'yo! Hindi pa ako tapos sa'yo! Damhin mo ang galit ko! Damhin mo! Magalit ka sa'kin! Magsalita ka! Pinatay ko ang anak mo! Pinatay ko ang anak mo! Papatayin ko lahat ng anak mo! Naiintindihan mo? Wawa sa akin ko ang pamilya mo! At hindi mo matagtatakpan yun dahil sa kabaliwan
sabihin. Hindi ako papayag! Naiintindihan mo, hindi ako papayag! Buhay ng pamilya mo ang hahatak sa'yo pabalik sa katinuan mo. Naiintindihan mo? May lead na ba kayo kung sinong gumawa nito? Kilala na namin. Pero ano pa magagawa namin? Nakakulong na siya. Si Aimee o Itay. At hanggang ngayon, nasa kanila pa rin si Mami. Nasa mga tauhan niya. Kailan pa ba matatapos ang gulong ito? Eh, hirapan na nga kami. Kung minsan, naiisip ko, mabuti pa kung nasa laya yung taong kaaway namin eh. Madali naming huntingin. Madaling hulihin. Pero kagaya nito, nakakulong na nga siya. Hindi pa namin malaman kung paano namin siya mapapaamin. Hindi ko na alam, Mayor. Hindi ko na alam kung paano ko makukuha si Isabel sa kanya. Hindi ko na alam. Sorry, Cecil.